So ito yung ano, yung inayos natin nakaraan sa video. Ayan. So ayusin natin to. Pero di ko really recommend na pag may ganito kayo is ayusin nyo. Mas better na palitan nyo. Kasi yung safety natin, kailangan natin yung safety. So ito, ito yung stack up siya. Ayan. Di na siya mai ano, mai ikot. So ngayon, subukan natin kung maayos natin. Ayan. So ito yon, yung kapalit. Bali, ang sinop natin noon ay ito, bago to, bago. Tapos itong kalahati na to, kalahati ito, ito yung duma, ito yung stack up, ayan. Ngayon subukan natin kung maayos natin. Tulad ng sinabi ko, hindi natin pwedeng, hindi ko ni-recommend na kung may ganit kayo, is ayusin nyo, much better na palitan nyo ng bago. Kasi ito, delikado, bali, gas ang dumadaloy dito. Once na nagkamali tayo na kahit isang, ano, isang piraso, pag nagkamali tayo, pwedeng sumingaw yung gas. So, mas much better na palitan na lang ng bago. Tulad ng ginawa ko nakaraan is, pinalitan ko ng bago dun sa video natin. So, ngayon, ayan. Bali, stack up yan, ha. Ayun, hindi na iikot, matigas. So, yun ang ayusin natin, yung pagka-stack up niya na maibalik natin sa dati. So, dapat nagki-click. Dapat nagki-click yung mayroon ditong kuryente na dumadaloy. So, ayan. So, tatanggalin muna natin to. Baka makuryente tayo. Pag ano, yan. So, yan. So, dapat mapaikot natin to. Yung nakaraan, ang ano natin is ito. Ito yung bago, bago to. Kaya hindi natin gagalawin yan. Yung pinag-swap natin dun sa kabila. So, dapat tanda nyo yung mga orientation ng mga pyesa. Tsaka dapat hindi mawalan. So, ito yung hindi na-ikot. So, posibilidad na nandito sa loob. Ayan. So, kung mapapansin nyo, mayroon siyang o-ring kanya. Kakalasin natin yan. Pinaka ano. Kuha tayong ano. Plies. O kaya long nose.
So ayan, nabaklas na natin. Ayan, yung lock niya. Tapos ito. Tapos may ring. Ayan, pati yung spring is stuck up na siya. So ayaw pa din. Ayun. Ayan, ayaw pa din. Ayan o. Ito ang difference niya. So, lulunisan natin. Palitin na siguro talaga. Kasi ano, stock up na siya. Ayan. Ito pa rin na ikot. Kinalawang na itong loob na to, ito. Itong loob na to kinalawang na. Ayan. Lagyan ko na ng langis. Ayan. So wala pa din. Pinukpo ko na dito. Wala pa din. So dapat mahugot natin to. Papunta doon sa ano. Ito sa loob. Hindi pa rin siya na-effort. Subukan natin painitan sa gasol para maano, para matanggal natin kahit itong portion lang to, kasi bakal to eh, para mag ano siya, mag loose. Subukan natin. Yun, tanggal natin. Bali, pinainitan natin. So, ayan. Bali, lumubog na siya. Ayan. Lumubog na. So, hugutin na natin. So, wala naman siyang gasket. Kaya walang na-damage. Kasi bakal lang to. Ngayon, kung nabuhugot natin to, liliyahin natin. Ayan, stock up talaga. Mainit pa siya. So, ayan. Yun, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan yung kulay itim na. Ayan. Ayan yung kalawang. Ngayon, liliyahin natin yan para mag-loose siya ulit. So, wala naman siyang na-damage nung pagkasunog natin kasi walang plastic na involved dito sa loob or sa gilid. Kasi ito, bakal na ano to, yung alanganin sa bakal, alanganin sa
o tingga itong body niya. Kaya delikado din na ano, nababasag to. Kaya dahan-dahan lang pinupukpo ko. So di naman natunaw to, di matutunaw. Tsaka walang plastic. Ngayon lilinisan din pati natin to. Tapos yung shop, ito shop team. Para may balik natin sa dati. So pwede pa natin magamit to. Kasi hindi crucial yung scenario or yung damage niya, kundi inalawang lang. Ngayon subukan natin kung gaganawan sila maayos natin. Liyahin ko muna to. Ito mainit pa to eh. Liliyahin ko muna. Yan ito. Liliyahin ko muna to. Mainit. Mainit siya. Liyahin muna natin yan para wala nang sabit. So ayan, bali yun na, bagal ng focus. Pakituloyin natin, lilinisan natin.
yung sa loob niya, ito yung inner. Bale, liyahin natin to. Ito. Yung inner niya, liyahin natin yan. Kasi yan din nag-cost ng ano eh. Pagka-stack up. Baka mayroon pang mga kalakalawan. So, yan. So, padadaanan din natin ang ano yan, liha. So, ayan. Okay na. Dapat malinis siya kasi yung maliit na dumi, pwede yung pagmulan ng singaw yun once na hindi ano, may fix natin. So, kailangan wala siyang dumi. Ngayon, subukan natin kung babalik na siya ng ano, hindi mag-i-stack up. So, pasok natin to. Wala naman yung gasket. So, yan. Pag inikot mo, yan, naikot na siya. Yan. Umikot na. Yan. Umikot na siya. Ngayon ito, linisin na din natin. Pero kung sira na itong spring, so wala na tayong choice kundi i-ano na natin na sira na talaga. Kasi ito yung nagbibigay ng ano ng kailangan naglalaro-laro ito. Once na kinalawang na to, delikado na rin pati. So ngayon, ibabalik na natin. Yan. Yung orientation, hindi natin natandaan. Kailangan naka-ano yung orientation nito. Ito parang ano. So dito ka na lang mag-base sa knob. So kailangan na nakaganyan yan sa taas. Ito yung taas. Kasi pag ginano mo sa kaliwa, titrigger siya. So ito na lang anuhin natin kasi ang ano nito, may orientation niya yung flat niya ito. Ito flat niyan tsaka ito. Ito kasi di makakapasok yan kung hindi walang plata yan. Parang male tsaka female yan. Ayan. So ngayon, yan yung nasa taas. Ito. Ganyan orientation niya nasa taas yan. So dapat ito nasa taas. So ngayon, babalik na natin itong spring muna. Tapos ito. Tapos yung lock. Ito yung lock niya. Yan. Tapos long nose, ipitin lang natin ang long nose. Kaya ng plies. Yan. Okay na. Yan, naikot na siya. Naikot na. Ngayon, ang orientation natin is nakaganon. Ganyan. So, ito, isa nito dito sa bali dalawa to magkasaklob na to. Ayan. Ayan, yung isa maliit, yung isa malaki. So itong malaki na to dito yan, yan, kaganoon yan. Kung mapansin nyo yung kanal, ayan. May kanal yan. Ayan, ito. Ayan.
So, itong portion na to, doon mo itatapat sa gitna. So, once na iniikot mo to, itong isa naman ito, itong ganito ito, ito yung titrigger niya dito sa igniter natin. So, dito. Kaya magtitrigger sa igniter. So, yung isa naman, yung sa gas yan. Yung isa. So, ngayon kailangan sa gitna yung spring. Tapos ito, itatapat na natin dito. So, kailangan nakatapat siya dun sa may butas ito. Ah, ganun dapat siya. Ay, sorry. Taglit lang, medyo. Na ganun siya dapat. Yan. Hindi, sa kaliwa ito. Sa kaliwa, ikutin mo na lang yung ganyan. Pag dito ang trigger, yan. So, baliktad. Ito yon. So, ito. Ganito. Style. Ayan, ganito. Kasi ito yung titrigger doon sa igniter natin. Ito, igniter yan. Ito, igniter yan. Switch ng igniter. Ito yung chamber ng igniter kasi once na pumalo si ano si igniter pa ganun pumalo ganyan pumalo ng ganyan pagbalik niyan mayroon yung parang sa baril yung pinaka hammer niya tsaka gagana si ano igniter ito tsaka gagana tsaka magbibigay siya ng source ng paano ng kuryente parang mayroon yung hammer sa loob dito. So, ngayon kakabit na natin. Ay. Tapos ito pala, ito palang ano na to, itong portion na to, ito, kung makapansin nyo, flat sya diba, nakalan ng flat sya, ayan, naka-flat sya, ito ang asawa niya, parang male tsaka female din, yan, sasaklob sya dito sa gitna, dito, kita nyo. Yan, sasaklob siya dito. Kaya kailangan nakasaklob siya. Parang ganun, nakatapat siya dun. Ganyan. So ngayon, yung spring. Yan. Turnilyohan natin ng maluwag lang muna kasi wala yung ano. Di pa natin nasusubukan. Maluwag na muna ang ano natin ng pagkalagay ng ano. Muna nating higpitan. Subukan muna natin i-coating yung shafting kung okay na. Pati din ito, wag na muna natin kakabit dito. Dito muna natin kakabit. Kung mapapansin nyo, baliktad siya. Ganyan yung nangyari din sa kabila. Ayan, malayo siya oh. Malayo. Malayo yung igniter natin. Ayan, nagana na siya. Kaso yung igniter natin is mali. Ayan, kung mapansin yung igniter, ayan. Tingnan mo.
Lakas. Ngayon, ganito nangyari nung nakaraan. Kaya pinag-swap ko yung ito. Yung kaya pinag-swap ko yung ganito. Yung sa luma at saka dun sa bago. Kasi yung bago sana ang papalitan natin. Ang kaso, ganito ang nangyari. Ito. Kaya pinag-swap natin. Ito, alanganin din to. Kaya pinagpalit ko yung ganito niya. So, paano pwede yung mangyari to? So ngayon ito, isasap natin to, tatapat natin dito. Dito, tatapat natin. Para magka, ano siya, magka, hindi magkasalungat nito. So hugutin ulit natin to. Tapos ito, babalik ta rin din natin dito sa kabila. Yan, ganyan. Dito. So, ayan na. Tornillo ulit. Tornillo ulit yan. Tapos ito. Ayan na, abot na siya. Abot na yung igniter niya dito. Dito sa pinakaano. So, ayan. Yan ang orientation niya. So, ngayon. Ayan. Okay na siya. Ayan. Pansin nyo yung kuryente na dumadaloy na. Ngayon, may dalawa kasing setup to. Yung kanina tsaka yung pangalawa. Ito yung pangalawang setup. Yung nandito, magkatapat ito. Ito magkatapat tsaka ito. Ngayon, yung pangalawang setup, ito. Ito nasa ibabaw, tapos ito nasa ilalim. Kasi naka din pwede yan sa design ng helenyo. Kung nandito sa ibabaw yung tube. Yung tube nung ano, nung pagdadalaw yan ng gas. Ito. Yung iba kasi sa nasa ilalim. So, yung orientation niya. Ganyang orientation niya, no? Kasi nandito yung ano. So, nasa ilalim ito, nasa ilalim to. Ngayon, yung iba naman, nasa ibabaw. Yung ito. Nasa ibabaw nandito. Bali, ito mapupunta sa ilalim. Pag nagkagano nangyari, itong ano wire lumalayo. Katulad yung kanina lumalayo tapos nasa kanan. Pag ganun, babalik ta rin natin ito. Pabaguhin na lang natin ito. Ito, ililipat natin dito sa kabila. So, okay na to. Ayan. Tapos kung bibili kayo, laging may ganito, may ano, may o-ring na goma. Kasi dito yan. Tapos yung screw, yan dalawa. So okay na to. Mag-ano pala kayo, paki-subscribe, like, tsaka share din sa mga video natin. Para lagi kayong update sa mga susunod na mga video natin. So nga sa ngayon, ito na muna. Bali, simple lang. So sana makatulong sa inyo pag may ganitong problema yung mga shelling nyo or yung mga igniter ninyo. So maraming salamat.